Nag-start po ang wakeboarding sa Florida, sa United States. Ang Philippines ngayon ay considered na one of the wakeboard capital in the world. Magandang sport ito, hindi lang sa mga physically fit, pang bata, matanda, babae, lalaki. Well, una-una yung wakeboard, kailangan mo ng wakeboard. Pangalawa, kailangan mo ng life vest para sa safety at helmet. Just in case mahulog ka, at least protektado ka. Siyempre, board shorts sa swimming attire. Ngayon, habang natututo ka, pwede kang bumili ng gear. Nag-range from 10,000, may 20,000, 30,000. Parang sapatos mo yan, depende sa style. Dito sa wakeboarding, hindi kailangan ng waves. Kailangan lang marunong mag-balance. Ang mga basic na umpisan is yung mga spins. Iikot ka ng 360, 720, may nakaka-1080 na tatlong ikot sa air yung mga professional. Then yung mga backflip, front flip. Pag nakakaano ka na, nakaka-airtrick ka na, saka nakaka-matitinding mga spin, considered ka ng professional. Amateur yung mga basic yan, mga basic na spin, basic na move. Child friendly siya kasi sabi ko ang pinakabatang nag-wakeboard is 4 years old. Ang pinakamatanda, 76-year-old na babae. So kung kaya nila, kaya yan. Well, lalakas talaga yung upper body strength mo, yung sense of balance mo. Yung abdominal muscles mo talagang panag-umpisa ka niyan na medyo sumasakit yan. Pag nag-wakeboarding ka, nagkakaroon ko ng lifestyle na hindi ka uminom. Hindi ka maling lang sa iba't ibang mga droga or something dahil gusto mo mag-excel. So maganda po itong lifestyle sport. Nag-invite mga hindi pa nakatry ng wakeboarding, magandang experience. Lalong-lalo na pag natuto ka ng tumayo, talagang naka-addict, hindi ka nahihinto.